Singil sa kuryente ng Senpelco, nakaambang tumaas pagsapit ng Abril o Mayo. May ulat sa Alfie Tulagan. Halos kalahati ang ibinaba ng bill sa kuryente ni Ginang Catherine Cruz ng San Carlos City, Pangasinan. Mula sa 1,300 pesos nitong Enero, may git 700 pesos na lang ang bill nito sa buwan ng Pebrero. Opo, malaking bagay din po yung kuryente. Ayan, natuwa din po ako na bumaba yung kuryente namin. Nagtipid din daw ng kuryente si Ginang Criselda kaya't mahigit 200 lang ang pinakahuling bill nito. Pag sa gabi, nagpapatay kami ng ilaw para makabawas. Saka ano, tipid lang sa kuryente para mababa ang babayaran. Ayon sa Central Pangasinan Electric Cooperative o Simpelco, bumaba ng 1 peso and 40 centavos ang singil sa kuryente nitong Pebrero. At dahil hindi pa naman masyadong matindi ang init, umaasa ang kooperatiba na hindi pa tataas ang singil sa kuryente ngayong buwan ng Marso. So asahan natin na yung rate namin ng February, itong nakarang buwan, halos ganun pa rin sa Marso. Hihintayin lang po namin yung power bill namin, yung actual power bill para makompute namin yung actual generation charge. Pero dapat pa rin daw magtipid ang ating mga kapuso lalo na sa paggamit ng aircon. Ngayon papasok ang tag-init. Mas mataas daw kasi ang konsumo sa kuryente sa buwan ng Abril, Mayo. Asahan ko kasi natin pag dumarating yung summer na talagang lumalaki yung konsumo ng bawat consumers. At ganun din, may effect doon sa pag-purchase natin ng power kasi lumalaki yung demand at lumalaki rin yung mga charges sumasama. Alfie Tulagan, naghahatid ng Balitang Amyanan.